Magandang hapon, ngayon pa'y araw ng Biyernes, September 29, 2023. Update po muli sa lagay ng panahon. Lumakas at isa na pong ganap na bagyo o tropical depression ang binabantay ang low pressure area sa silangan po ng Central Luzon ayon sa Japan Meteorological Agency or JMA. Mamayang gabi o bukas ng umaga ay posibleng tuluyan na itong pumasok ng ating PAR at pangalan itong Jenny ng Pag-asa, ang ikasampung bagyo ngayong taong 2023. Samantala, patuloy pa rin na nakaka-apekto at umiiral ngayon ang southwest monsoon o habagat sa western section ng southern Luzon at Visayas. Kasabay po ng mga localized thunderstorms kung saan nagpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Samantala, wala namang gale warning na nakataas ngayon sa anumang baybay ng ating karagatan kung kaya malaya pong makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ngayong araw, ang Eastern Visayas at Central Visayas asahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil po sa trough ng nasabing LPA. Ang Palawan, Zamboanga Peninsula at ang nalalabing bahagi ng Visayas, asahan din po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa habagat. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa trough ng LPA at localized thunderstorms. Kaya pinapayuhan ang ating mga kababayan na maging maingat po sa mga posibilidad ng pagbaha at paghuhon ng lupa, lalo na po kapag may malalakas na ulan, at ugaliin na magdala palagi ng payong o kahit anong panangga sa ulan o kahit naman sa init ng araw kapag lalabas po ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.